So hello guys, welcome back to my channel. And ayun nga, this past few months ay hindi muna ako naging active sa YouTube channel ko at hindi ko na naisishare yung buhay ko dito kasi nga alam nyo na, naging busy ako sa bagay-bagay sa buhay ko at parang gusto ko lamang tumahimik kaya mas lagi akong updated sa isa kong YouTube channel. So wala lang, naishare ko lang, baka naman nakasubscribe kayo dun eh. Eto joke, tinatamad talaga ako and yun, let's be more straight to the point, no? So mga hindi nakakaalam sa inyo, syempre di nyo nga alam, ako ay 2 taon na rin hindi nakakasampa dahil ito ay bagsak ako sa medical. At mas pinili ko muna na i-upload dito para at least ma-aware kayo. Baka lang naman. Paano ko ba i-explain to? Wait lang guys. So yun nga boy, meron nga akong sakit. At ito ay kidney stone sa aking right kidney. At ito yung naging dahilan kung bakit ako na-delay sa aking... wait lang. Ito yung naging dahilan kung bakit naging delay yung aking pagsampa. Naayos ko kasi. Yun, at ito yung naging delay kung bakit ako delay sa pagsampa. Naging delay siya kasi nag-lockdown eh. At marami pang naganap ng lockdown na nandun nga ako na lockdown sa Subic. Kung nanonood kayo sa mga previous vlog ko sa isang account ko. Ayun, sobrang tagal ng pagka-cancel or pag-postpone ng aking surgery. So yung gagawin lang naman sa akin is shockwave lithotripsy. It means parang hindi siya hindi siya hihiwain or what, hindi siya magiging basta OPD or outpatient siya. Ay, kaya ito ang mag-explain. So yun, mayroon akong bato guys and dala-dala ko na to nung nasa barko pa ako and sobrang sakit niya every time na matrigger siya lalo na hindi ako makakain naman tubig. And for sure yung gagawin ko tong video na to is para din maging aware kayo, especially those na mga seafarer around the world na laging na prone sa more on sodium na food and all. And I hope na yung video na to makakatulong even though yung mga ibang video na to ay kalat-kalat. Need ko lang i-post at i-compile para ma-upload. And para na rin sa inyo na maging aware kayo sa buhay ko kung anong nangyayari kasi sobrang tagal kong nawala dito sa YouTube. Hindi ko alam bakit. Pero ito nga, I'm trying my best to upload video. And marami pa akong announcements. Marami pa akong ibibigay sa inyo ng mga information. Kaya tutok lang kayo sa vlog ko kasi meron pa tong part 2. Bye guys! Saan nakakakuha nito? Malamang sa maalat at fatty food, milk tea, sugar at sa mga kinakain din naman. Quizzy, nakaka-apekto ba to sa pagsampa? Yes, of course my friend, kasi halos lahat ng medical center ay merong ultrasound na kung saan makikita ang sa kanilang monitor or di ko alam kung ang tawag dun. Basta makikita yung bato mo dun. Anyways, ito ang mga video na kinuha ko bago ako operahan at mga ganap na rin. So need ko lang talaga i-post dito or i-upload kaya please bear with me, wala na kayong choice. Ay bagso, grabe ng laki. Hi guys, good morning. So today itatry kong i-film or document tong araw na to kasi gagawa tayo ng a day in my life. Okay, yung araw ay Thursday and may yes, gusto lang ata to magkabida sa video eh. So ayan, kung nakikita niyo siya, so I know naman nakikita niyo siya. Nakakainis yung itsura. Huwag kang maingay dyan. Yung mga gagawin lang tayong agendas kasi may appointment ako mamaya sa Amusuk Hospital. Sa me too. Siya din. May appointment siya kasi. So dito nga, nalagay ko dito sa notes ko. Sige. So today, we did our devotion earlier. Paano ba mag-pause? So we did our... Hindi nyo siya makita. Pero we did our devotion in Psalms kanina. And yun. May nagawa lang ako katangahan kasi hindi ko naman sinasadya. Hindi naman ako lousy, di ba? Hindi ko lang talaga sinasadya ang matapunan yung study Bible ko. Ba't naingay ito? Hindi lang sinasadya. Yun. Hindi ko alam kung paano ko yun malilinis. And I know yung part lang, yung portion lang, ginit lang naman yung natapunan. Anyways, balik tayo sa ating appointment sa note. 12 noon, magpe-prepare for BS. Kasi it will take 1 hour. Then 12:30 siguro alis kami. 1 PM yung appointment ko and yun sa kanya 2 PM. 5 PM. I hope na makauwi kami ng maaga and kasi magpa-finalize mamaya because today is our kumustahan day. Kumustahan session sa Zoom kung nakikinig ka man dito at nakakasali. Same day, same vlog. So bago tayo umalis guys, syempre kanina natapon yung coffee ko. Gagawa tayo ng coffee.
So yung segment na to ay Coffee with Z. Dahil ang word ni Gan Daily Bread, nilagyan ko siya ng coffee. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home all alone. Push your 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right. Ito po yun guys, pag ako'y gumawa ng iced coffee na homemade. So, sarap naman po siya. Habang nagbibideo ako ay di pala nakakonect yung audio ko. Ang napakagaling no. So ito lang yung mga dinala ko. Ballpens, ID, at mga documents. Pwede namang mag-jeep kaso. Safe ba mag-jeep ngayon? Mukhang hindi safe mag-jeep ngayon. Kaya mag-grab na lang. Ha? Sasagutin mo naman. Aba. Siyempre. Hati tayo. Muntik nang makalimutan yung wallet ko. Grabe. Kailangan pala mag-jacket. Makaiwas sa physical contact sa mga tao doon. Kasi alam nyo yung pupunta namin yung hospital, so mabuti nang maingat. Kailangan may baong sanitizer. Ito bang liwanag? 4, 3, 2, 1. Bali 1 PM yung appointment namin. Anakin. So mag-alauna na. Hindi talaga yung buhay. Nilarason na naman. Filipino time. Pero hindi talaga ganyan. Kailangan ugaliin natin magbaon ng face shield kasi... Kasi ano mo, shield. Kasi hindi makakapasok. Pag wala kang face shield, hindi ka makakapasok ng Grab, ng mall, or whatever. So yun, nagmamatay talaga ako. So yun. Mamaya tayo magkita guys. Bye. For our safety, mas mabuti na nag-grab kami kaysa mag-jeep. Siyempre, para iwas physical contact na rin, ayoko nang dumagdag sa mga pasaway na Pinoy sa Pilipinas. Mag-1 na. 1 na nga, nandito pa rin kami. I hope na konti lang yung pasyente ni Doc. Pero di pa naman sila nagtitext. Kasi mostly yung mga doktor late lagi yan. Sila yung mga late kasi may ibang hospital silang tinitingnan. So, hindi ako mag-justify. Nalate talaga ako. Snappy. Hindi pa na-plancha yan, pero mukhang planchado. Anong ginawa ka yan niya? Anong ginawa mo para magmukhang ganyan? Ito? Wala. Yun lang yan. Pag maab ko, ganun na talaga yan. Matik na yun ba? Nagkukusay yung mga pantalon mo. Okay, pantalon yun nagiging snappy. Yun lang, grabe naman. Kasi pag snappy yung nagsusot, mahahawa yung mga damit. Actually, hindi naman ako na-late kasi hinintay ko nga si Doc kasi after that, dumaan kami sa Starbucks para bumili na rin ng inumin para kay Sir Louie. Tatlo? Hello, may ngayong lens. Naririnig nyo ba? Kung maririnig nyo lens yung nag... Ay, okay ba yun? Anyway guys, update. Nandito na nga ako ngayon sa Marina kasi dinaanan namin si Sir Louie. And ito na yung bagong office niya. Yan, Sir Louie. Isa siya dito sa communications and for information sa Marina. And yun, update sa hospital kanina. And yun, praise God kasi meron tayong schedule for operation ang shockwave lepteropsy. Kanina, akala ko, medyo mas matagal pa yung aming... schedule. Andiyan si Sir Louie. Hello, sir. Uy! Ang galing, sir. Alam ko yan kung saan ka galing. Regarding sa schedule, hindi ko pa nasabi kung bakit ako operahan. Kasi meron akong kidney stones. Kidney stone lang pala sa right kidney. And nakuha ko yun siguro sa mga salty food and... milk tea. Sa milk tea daw, sabi ni Walter. Bali, gagawa na lang ako ng another vlog regarding that kung paano ko siya nakuha at kung kailan ko siya nakuha. So ngayon, thankful ako kasi may schedule tayo sa Omosoups on October 1 and magiging busy tayo this week kasi magme-medical, x-ray, lahat-lahat, KUB. So, ayun lang yung update and pauwi na rin kami. And maganda yung view dito, guys. Anong pier to? Yun yung Oka.
Pang siman nga itong view na ito. So si Sir Louie, may mga plano siya regarding sa mga content din kasi ito siya sa communications na para sa inyo. So mga siman vloggers na nanonood dito, hello Iro, Edward, and kasi namang vlog squad. Actually, I'm trying to keep in touch with Edward. Yun, kay Edward. Wag ka... Kasi I'd like to ask permission to premiere one of his videos sa Marina Facebook. Yan. So sa mga hindi pa nakas like sa Marina Facebook na sir, no? Page nila, so may mga programs dyan and live minsan ng mga update regarding sa kung anong nangyayari sa maritime industry. So yun, may mga pa-premiere sina sir ng mga videos and yun. Kung sino aspiring vlogger ka, meron kang video na nakaka-inspired and what, pwede mo i-send dito para ma-premiere. Yan, check natin yung notes natin, guys. Kanina may ginawa akong notes na gagawin. And yun, tapos na, devotion check. 12 noon na, preparation, kahit na late kami, check pa rin to. 1 PM na appointment kay Doc Pile, check, kasi na late din si Doc. And finalize yung kamustahan. Natapos ko na siya kanina, ng 4 PM pa sinend ko na sa mga leaders. And yun, mamaya na lang, 8 PM, kamustahan session. See you guys later. Napakarami palang proseso na ginawa sa operasyon na to. Maraming pre-medical and all na dapat maging fit ka. Mas malala yung ano yung KUBXV kasi kailangan mo nang mag-fasting at uminom ng castor oil and worst, magpasok ng suppository sa PET. Siyempre di ko nabilag kasi alam niyo na wala namang bayad to. Pupunta na ako ngayon sa hospital, guys. Kanina nagre-record ako pero hindi gumagana yung camera, hindi ko alam bakit. Pero naka-record na ako kanina. Marami akong explanation kanina pero nainis talaga ako sa camera. Dapat ganun, hindi yan maganda. So yun. Anyway, pupunta tayo kasi 8 AM yung appointment natin sa ating x-ray. Bye guys. Alright, outro na tayo guys. Kaya kung gusto nyo madagdagan tong journey ko or vlog, stay tuned guys. Di ko na rin kasi alam kung paano mag-outro. Basta see you soon sa next video.